Reverend Father Radsen Paragas, SSS, Rector and Parish Priest of the Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Fathers and Brothers of the Congregation of the Blessed Sacrament, mga kapatid na pari na nakikipagdiriwang sa misang ito, mga deboto ng Nuestra Señora del Pilar, mga parishioners ng ating parokya, mga kapatid ko kay Kristo. Maligayang kapistahan sa inyong lahat. Nagagalak akong makasama kayo sa umagang ito upang ipagdiwang ang banal na misa sa kapistahan ng ating mahal na Birheng Maria sa taguring Nuestra Señora del Pilar na matagal na ang pinagdedebosyonan sa dakong ito ng Maynila. Ang ating piyesta ngayon ay napapaloob sa taon ng pagdiriwang ng 500 years ng Kristyanismo sa ating bansa. At ang focus ng ating Jubilee Year na ito ay ang misyon. Hindi nalalayo ang tema ng misyon sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen del Pilar. Alam nating lahat na noong 40 AD, si Maria na noon ay nabubuhay pa ay nagpakita kay Apostol Santiago na noon nagmimisyon sa Espanya. Naroon si Santiago bilang pagtupad sa habilin ni Jesus. Umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat na ipinag-utos ko sa inyo. Pero dumating sa punto na bagamat tinutupad ni Santiago at ng kanyang mga kasamang habili ni Jesus, tila baga hindi sila nagtatagumpay. At dahil dito, pinanghihinaan sila ng loob. Nawawalan sila ng pag-asa. Siguro naisip nila na sayang lamang ang kanilang pagsisikap. Wala namang nangyayari. Wala namang masaganang bunga. Marahil dumating sila sa punto na gusto na nilang sumuko at itigil ang misyon. At dito nagpakita ang mahal na Birheng Maria na nakatayo sa haligi upang palakasin ang loob ni Apostol Santiago at himukin siya na ipagpatuloy ang ginagawa niyang misyon. Isang maaaring makaapekto sa pagmimisyon ay discouragement, panghihina ng loob, dahil hindi natin nakikita ang resulta ng ating pagsusumikap. Isa pang nakaka-apekto sa misyon ay kung mayroong tayong ibang intensyon maliban sa misyon. Ito naman ang makikita natin sa ebanghelyo natin sa linggong ito. May request kay Jesus ang magkapatid na Santiago at Juan. Sabi nila, sana'y mapaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan
at isa sa kaliwa. Ito ay isang mapangahas na hiling. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Marahil dahil nais din nilang mabigyan ng posisyon. Naunahan lang silang magsabi ng magkapatid. Ngunit mabilis na sinagot ito ni Jesus at nilinaw sa kanila na hindi dapat ang posisyon at kapangyarihan ang kanilang focus o bigyan ng pansin, kundi ang misyon at maglingkod. Ang naglilingkod dahil gustong mabigyan ng posisyon at kapangyarihan ay naglilingkod ng may maling intensyon. Kapag naglilingkod para magkaposisyon, hindi tunay ang paglilingkod dahil ginagamit lamang ang kapwa para sa sariling pakinabang. Para kay Jesus, kahit wala sa posisyon, pwedeng magmisyon. Kahit walang kapangyarihan, pwedeng maglingkod. Unahin ang pagmimisyon at paglilingkod, hindi ang posisyon. Si Jesus ang magandang halimbawa nito sa ating unang pagbasa. Narinig natin ang tungkol sa lingkod ng Diyos na dumanas ng paghihirap. Ang lingkod na ito ay tumutukoy kay Jesus. Sa ikalawang pagbasa naman, sinabi sa atin na si Jesus ay nakiisa sa atin upang tayo ay iligtas. Ipinakita sa atin ni Jesus na sa pagsasakripisyo, sa pagbibigay ng sarili, doon lamang tayo tunay na naglilingkod. Wala siyang mataas na posisyon sa lipunan. Wala siyang kapangyarihan. Pinahirapan at ipinako pa nga siya sa krus. Ngunit sa kanyang pag-aalay ng sarili, tunay siyang naglingkod. Mga kapatid, ang bawat isang binyagan, ang bawat isa sa atin ay sinusugo din para magmisyon. Ang pagmimisyon ay hindi lamang yung formal na paraan na isinusugo na ang isang tao sa malayong lugar o sa ibang bansa upang magpahayag ng salita ng Diyos. Sa simpleng pamamaraan, sa araw-araw nating pamumuhay, tayo din ay nagmimisyon. Sa pagsisikap nating maging mabait at magpakabuti, sa pagsasabi ng totoo ng totoo at hindi pagsisinungaling, sa pagiging maunawain at hindi paghusga sa kapwa, sa pagiging tapat at matuwid sa ating mga pamamaraan, sa pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, sa pagiging mapagbigay at hindi pagiging madamot at makasarili, sa ating pagiging tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Ang lahat na ito ay pagmimisyon din.
Pero maraming pwedeng maging balakid ang pagmimisyon. Katulad ni Apostol Santiago, pwede tayong paghinaan ng loob, lalo na sa panahon natin ngayon na napakahirap magpakabuti. Isang malaking hamon ang maging tunay na Kristiyano dahil sa dami ng mga puwersang humihila sa atin sa kasamaan at kasalanan. Napakadaling panghinaan ng loob at sumuko na lang. Katulad ng mga alagad ni Jesus, pwede din tayong matukso na mas bigyang halaga ang posisyon at kapangyarihan kaysa sa paglilingkod. Ilang komunidad na ang nasira dahil sa pag-aagawan sa kapangyarihan at posisyon. Ang paanyaya ni Jesus, basta maglingkod. May posisyon man o wala, may kapangyarihan man o wala, basta maglingkod at gawin ng tapat ang misyon. Mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, alam nating hindi malayo ang ating mahal na ina. Kung paanong dumating siya upang palakasin ang loob ni Santiago. Kapag pinaghihinaan tayo ng loob, dumadating din si Maria upang himukin tayong magpatuloy at huwag sumuko. Kapag nawawala ang focus natin sa misyon, andyan din si Maria upang ipakita sa Jesus na dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa tulong ng halimbawa at panalangin ni Maria, Nuestra Señora del Pilar, maging tunay na misyonero na wa tayo na nagpapahayag ng awa at pag-ibig ni Jesus sa ating salita at lalong higit sa lahat sa ating mabubuting gawa. Amen.